guys, welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, I'll be updating yung mga dupes na meron tayo or best alternative from luxury, high-end to local tayo, mga sis. Or yung mga affordable. Para naman, diba, para sa ating mga nagtitipid or yung hindi pa kaya maglabas talaga ng malaking budget for makeups pero mahilig sa makeup, then this video is for you kasi tutulungan ko kayong mabudol na nakakatipid version, okay? So, if interested ka sa video na to, just keep on watching. Okay mga sis, so for this video, meron dito mga nag-naulit na, merong hindi, may bago kong naging dupe or bagong naging best alternative, yung mga ganon mga sis. So, iisa-isahin natin yan. So, umpisa pa lang mga sis, pang malakasan na hirap tayo makahanap ng alternative, dupe, para dito kay Charlotte Tilbury Flawless Filter. Ngayon meron na mga sis. This is the e.l.f. Halo Glow Liquid Filter. Ayan, same halos talaga sila ni Charlotte Tilbury na Flawless Filter. Okay, so I made a review for this one. Solo review siya mga sis. So, watch nyo yon. Lalagay ko siguro yung link dito or doon sa description box. Kahit saan hanapin nyo, kung saan ko nilagay, ha, tagu-taguan tayo, char. Pero hindi. Ayan, gumawa ako ng review for this one. So, panoodin nyo na lang para talagang detail talaga yung pagka-review, diba, mga sis? Pero, I can already say na talagang dupe siya. Actually, parang for me as a dry skin girl, mas bet lalo ko siya compared kay Flawless Filter. And basta, okay na okay siya, dupe na dupe siya. Parang half the price ata silang, half nito, yung price nito is half nito. Oh, ayan, ganun yung pag-explain. So, ayan, very dupe tong dalawa. Mas maganda pa nga ata to for dry skin, okay? So, ayan, this is our number one dupe or best alternative, mga sis. Next naman, mga sis, syempre, si Charlotte Tilbury pa rin tayo. This is the Walang Kamatayang Airbrush Flawless Finish ni Charlotte Tilbury. Ayan, makikita nyo, may pocknut na siya. Pero talagang kailangan sa ID natin siya bago tayo bumili ng bago para sulit na sulit ang pagkabili natin kasi maganda talaga siya as in. So, may dalawa ng dupe sa kanya. Diba ang una kong dupe dyan is yung BLK. Hindi naman sobrang dupe, alternative lang din siya. Wala pa rin naman nagiging dupe talaga to. Alternative lang mga sis. Kasi kung i-compare natin siya kay Get Ready With Me, alternative pa rin siya sa akin. Kasi si Get Ready With Me, nakaka-filter siya, nakaka-mattify siya. But mga sis, this one kasi may coverage siya masyado. Sobrang ganda ng coverage niya na parang natatakpan niya na talaga yung laman loob mo. Charot. Yung mga kasalanan mo, natakpan niya na mga sis na in a nice way. Tapos lalo na nung nag-touch up ako sa Singapore, sobrang ganda nito. Ito kasi parang pang-finishing siya. Tapos lalo na kung pupunta ka sa mga events, ganyan. Ito yung maganda, wedding, ganun. Ito yung magaganda. Pero kung hulas in Gardo Versosa for sure, ito yung perfect sa'yo mga sis. Yung Get Ready With Me Powder Rush. Okay? But mga sis, may lumabas na bagong powder, which is the Barren Bliss na Fine to Refine Compact Powder. Tada! It has SPF 25 PA++, mga sis. So, this one, feeling ko medyo mas jive sila. May coverage din to, mga sis, kasi may mga different shade siya. Pero, mas sheer to. Mas may coverage to. Pero, mas swak sila. Mas feeling ko, ha, for me, mas maganda siya. Mas parang almost dupe. Pero in fairness ha, kasi ito, imagine niyo almost dupe sila pero lamang nito, may SPF 25 tapos waterproof, transfer proof, smudge proof siya, lahat na ng proof. Pati ano, sige mag-isip ko diyan. Wala akong maiisip na ibang proof. Basta 'yon, grabe 'di ba? So 'di ba kung ba't ka pupunta pa dito kung ito naman nakaka-filter din ng pores, mga ganon. So ang best alternative ko for this one is itong dalawa, si Get Ready With Me and also si Barren Bliss, okay? Okay mga sis, next naman is ito, nakita niyo na, napanood niyo na to, pero uulitin ko lang doon sa mga hindi pa
nakakapanood noon or kaka-watch lang, kaka-watch, kaka-subscribe lang sa akin, ngayon yung lang ako nakita. Ayan, ang next dupe ko is itong si Tinted Moisturizer ni NARS and also yung Tinted Moisturizer ni Happy Skin. Dupe sila, very nice, saktuhan ng pigment, I mean yung coverage, sobrang nice, dewy, fresh, healthy looking after, ganda. Super nice to, lalo na sa mga Ayomag foundation. Very perfect to. Next naman is, hindi ko nakuha, pero andun sa, ano, yung NARS Orgasm na blush na meron ako. Hindi siya dupe, alternative lang, since may blush, ano siya eh, medyo sheer blush siya na may shimmer, diba? So, alternative ko sa kanya is ito, si Squad Cosmetics Serum Blush in the shade Parfait. Sobrang nice nito. Sobrang love ko tong gamitin after ko mag-powder blush or after kahit anong blush na ginamit ko. Puput ko dito siya as a highlighter blush. Ang ganda niya, promise. Sobrang nice nito. I love it. Parang siya yung alternative ko para sa NARS Orgasm Blush na liquid. Yun. Next naman is for foundation. Kilala niya naman na si Dior Backstage is sobrang mahal din talaga, but ang perfect dupe ko sa kanya, as in perfect dupe talaga, is this one, yung BLK Cosmetics Life Proof Airy Matte Foundation. It has SPF 15, waterproof siya, and water resistant. So ano pang gusto mo, diba? Bili mo na to kung hindi mo pa afford to, kasi talaga naman dupe na dupe siya, mga sis. Okay, very perfect dupe yung finish, yung consistency, parehas ang mga sis. So, Gora Bells na kayo. Alam mo, mas maganda pa nga actually yung finish nito. Sobrang mas healthy, natural finish siya compared dito. Medyo onting-onting nagkikling siya dun sa dry or lines, dry areas or yung line ko dito. Medyo nagkikling siya ng onting kapag medyo matagal na, pero ito hindi. Hindi, mga sis. So, alam mo yun, Gora Bells na kayo dito. Next naman, foundation pa rin tayo, mga sis. You all know my all-time number one na foundation talaga. At wala pang nagkakatalo sa kanya. Wah, ba't ako makata? Nakakainis. Si Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting. It has SPF 30 PA++. So, sobrang love ko to. At kung magtatanong na naman kayo kung ano shade ko dito, I'm in the shade Sand 250. I super love this kasi yung coverage niya, pack. Tapos yung pagka-dewiness, healthiness niya is pack. Tapos yung hindi siya nag-cling sa mga lines and mga dry areas ko, talagang pack talaga siya. Kaya pack, talagang love ko to. Pero, since love na love ko siya, nakakuha tayo ng dupe. O, diba? Hindi naman sobrang perfect dupe. Siyempre, love ko pa rin ito, number one ko siya, diba? Pero kung naubos na to at wala na, out of stock na kulwari, ganun yung nangyari, diba? Gumuho na yung mundo ng Shiseido, mga ganung moments. Ito yung bibiling ko. Para hindi ko siya mamiss masyado. Si Detail Cosmetics, Fresh Filter. Mga sis, sabi ko siya, sa murang halaga po, mga sis, ma-experience nyo si Shiseido kahit Detail Cosmetics, mga sis. Sana sabi ko sa inyo, itry nyo para malaman nyo. Yun nga lang, ang negative lang kay Detail Cosmetics is nag-oxidize siya, mga sis. So, like this one, macadamia yung nakuha ko, dapat pala one shade lighter yung kukunin ko kasi nag-oxidize siya sa akin. So, medyo parang naging tan kuno ako, mga sis. So, hindi masyado ni Genda yun. Pero, syempre, kung magkamali ka man, example, katulad ko, nagkamali ako ng shade, carry boom pa rin naman yung haluan mo ng lighter concealer, lighter, dahil dito, lighter foundation din. Pero, syempre, mas maganda kung gagamitin mo yung foundation ng as is lang, diba? So, ayun. Advice ko lang sa inyo, kung tatry nyo to, one shade lighter. Okay? So, ayan. Next naman, ngayon ko lang to na-realize ha, mga sis. As in, ngayon lang, oh, may pag-ano pa. Parang wala lang. Kulwari lang, maiba lang yung ano natin. Parang hindi kayo masyado ma-board. Kaya ginalaw ko yung buhok ko. Tapos, anyways, ayun na ka. Eto, ngayon ko lang na-realize. As in, ngayon lang, bago ako mag-start ng vlog, kasi nagtitiktok ako, sabi ko, parang may ka-dupe tong si Tarte Ultra Creamy. Kasi diba meron sila yung original talaga na medyo matte yung finish. Hindi ko binili yun kasi ayoko nga ng masyadong matte, diba? So, etong si Tarte Ultra Creamy Shape Tape,
parang meron siyang naramdaman ng puso ko na parang, parang ano, may connection sila ng isang concealer na nagagamit ko na love ko din. Tapos nag-isip ako kung sino. Nag-isip ako ganyan mga sis. Nag-isip ako. Alam niyo kung sino na isip ko? Si Zenko. Oh my gosh talaga mga sis. As in, yung consistency, tapos yung, ang tawag dito yung finish na parang hindi siya sobrang matte. Hindi siya matte pala actually. Hindi siya matte na matte. Tapos hindi din siya super dewy. Alam mo yung andun yung glow, pero andun yung intact ng coverage and nung concealer. Yung nagagawa niya yung job niya, pero in a natural way. Ganun mga sis, hindi siya drying na parang mayroon kang nilagay na lapida dito sa ano mo. Yung parang mayroon kang nilagay na pulbos ng espasol, mga ganun yung namumuo. Walang ganun. So, the same sila. Naramdaman ko talaga yung connection nila para silang magkapatid. Lukso ng dugo. Mga sis, ganun yung feeling ko. Lukso ng dugo sila. Lukso ng dugo. Pero sabi mo dyan. Basta ito, feeling ko talaga, dupe sila talaga parehas, promise. So, kung hindi nyo mabili to, di pa nire-release sa Sephora, hindi ko sure kung nire-release na itong Ultra Creamy. Not sure, pero kung nilabas na, at hindi nyo afford, kasi medyo maharli ka siya, parang 1,000 plus, or magto 2,000 ata, parang ganun. So, ito na lang, bilhin nyo. Ito, favorite na favorite ko to, alam nyo na. Talagang di ako iniiwanan nito. Hindi ako iniiwanan ni Ising ko. Okay, next! Next naman tayo mga sis. Ano bang next natin? Hindi naman organized tong ano na to, vlog na to. Anyways, eto, alam nyo na din to. So, bakit yung pa pinapanood? De joke. Yung mga hindi pa nakakapanood nito, mga sis, mga bagong subscribers, thank you so much naman. Huwag kayong maka-unsubscribe. Okay? So, huwag nyo din ano, skip ads, okay? Pangtulong natin sa akin. Charot. Nagpapakaawa. Anyways, eto, si Get Ready With Me, Milk Teens, alam nyo na yan. Alam nyo na yan, na si Pablo's Latte ay dupe ni Encourage. Ba't ako kumakanta? Ayan, dupe na dupe po sila mga sis. Kung hindi nyo afford at di na masayang ang pera nyo, mga sis. Hindi masayang. Hindi kasi, ba't ko nasabing para hindi masayang yung pera nyo? Kasi, tingnan nyo naman mga sis. Ang dami-dami pa tuloy ni Rare Beauty. Pero madalas na ginagamit ko kasi mas long-lasting. Ito. So, totoo lang. Alam mo kung sino sa kanila dinala ko sa ano? Sa Singapore. Ito. Ay, hindi. Parehas pala silang dinala ko. Pero, mga sis, ang ginamit ko lang talaga sa Singapore is ito. Alam mo yun? Parang, why waste your money? Pero maganda to mga sis. Ako. Don't get me wrong, Miss Selena. Maganda to. Love na love ko to. As in, sobrang love ko to. Binibigyan ko lang ng, alam mo yun, alternative yung mga sis ko. So, ito yung best alternative. Best dupe, actually, mga sis. Ito, si Pablo's Latte and Encourage. Sobrang swak na swak. Swak na swak sa bulsa. Then, next naman is Milk Tint pa rin tayo. Si Honeydew. Dupe siya ni Hope na sobrang favorite ko din. So, ayan. Silang dalawa ang magka... Dupe. So, add to cart checkout na kayo. This 99. Abot pa ba tong video na to sa 99? Hindi ko nga sure eh. Tapos next naman, ito bago-bago lang din na nating na-realize. Hindi siya dupe, alternative lang. Ito si Detail Lux Light na Pink Aid. Pwede siyang ano, alternative kay Lip Glow na Balm. Walang tatalo dito. Pero ayan, kung hindi nyo pa afford to at nanghihinayang ko kayo para sa Balm, na 1,000 plus, edi ito na lang kayo kasi halos the same lang naman siya, you know. Then speaking of satin locks in detail, meron din siyang kadupa na isang Jor Addict na lippy, this one. Yung hindi yung shade yung sinasabi kong parehas mga sesa, pero yung consistency niya and yung ano niya, yung finish, ayan, 'di ba sheer glow ito. Ganun din kasi to, lightweight na sheer glowy din. So feeling ko ayan o, di ba? Parang dupe sila. Ay, alternative. Best alternative. Yan yung feeling ko. Nararamdaman ng kaluluwa ko na pwede silang, alam mo yun, alternative para makatipid ang ating mga sis. So, bale, ano, tapos na. Yun na yun. Yun na yun, mga sis. Yun na yung feeling kong mga current, updated na dupe for me or alternative for me naman. For me. Lahat yan for me, ha, based on my experience. Mga experience ko to mga sis sa mga makeup na to, mga luxury high-end and also local brands, yan yung
pinaka naramdaman ko na may connection talaga sila sa isa't isa. So, I hope nakatulong sa inyo mga sis para mabudol kayo ng nakakatipid na version. Okay? So, ayun lang. Lahat ng links nitong mga products nito will be on my description box. So, Gara Bells na kayo. Thank you so much for watching. Bye!